Nagbabalik po ang reunion special ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Ladies, agree ba kayo sa top 10 na listahan ng top male castaways of all time? Si Betong bakit wala? Yes! Hindi! Pero di ba dapat number one si Casey? Di ba? Di ba? Alam mo. At least time. Oo. Hindi, aking hero, guwapo talaga sa brahat. Alam mo bakit? Dahil buk sa buhok. Yes. Ayun nga. Ang ganda ng buhok ni aking hero. Ako, wala. Dito lang. Dinaya na naman ako. Mas wala na naman ako. Wala kami doon, hindi kami bumoto doon, ha? Okay, okay. Mula sa hottest male castaways, papunta naman tayo sa mainit na salpukan na nangyari sa isla. Geneva, gusto ko malaman, paano ka nakapag-move on doon sa sinasabi mong betrayal na nagawa ni Casey sa paglalaro ng Survivor? How did you move on? I remember kung ano yung mga sinabi niya sa akin na words nung bago ako umalis, sumakay ng bangka. Sabi niya, go home and I'll take care of you pagbalik niya. So yun mismo yung sinabi niya. Actually, yung buong away dyan, madali lang yun sa akin eh. Because yung ino-hope ko talaga was yung totohanin yung mga sinabi niya sa akin. Na he would really take care of me. Of course, tao lang ako. And kaya ganun din yung dating ko sa... na parang nagwawala ako. Hindi yun dahil sa gusto ko ng... hindi dahil sa maliliit na bagay na baka wala akong makain or baka hindi ako makatulog sa malambot na kama. Hindi ganun eh. It was more of yung promise na hindi niya... parang hindi niya natutuparin yung time na yun. And I felt really used. But na-realize ko na rin na napakabuting tao ni Casey. Napakabuti niya sa anak ko. Minahal niya ako. And alam ko, mahal pa rin niya ako. Mamahalin ko siya habang buhay. Nung bumalik si Casey, sabi niya sa akin, I'm sorry I couldn't win for you. And I really can't hate him eh. I cannot hate you. You know, I love this guy. Sorry I quit. But I'm glad I did. that was the story. That was it. Geneva is a part of my life forever, and I will continue to support her. And if there's a way that I can take care of her, I would do that. With Heaven as well, her son. I call him my own. It's reality, and that's kind of what they saw. I'm glad that we are able to move on and continue to be friends and continue our relationship and make sure we take care of each other. Next question. Okay. At least nabigyan tayo ng linaw ni Casey and Geneva. Maraming salamat. Gusto kong tanungin ngayon si Gino. Gino, nagkaroon kayo ng konting alita ni Aubrey Miles. Gusto kong tanungin sa'yo, kung ikaw yung nasa posisyon ni Aubrey, magagalit ka ba sa ginawa mo? I think yeah. I think mali talaga yung ginawa ko. Kasi parang mali eh. I mean, she was asking me a question kasi kung sino yung gusto kong suntukin sa island. My mistake is, parang humirit pa ako. That was so off talaga. Kasi, parang... alam ko nandun ka, parang nag-uusap kami na okay, ganyan, nag-e-enjoy kami. And then, parang... She was a great host kasi. Hindi niya pinakita talaga na galit siya. Kaya nung nakita ko yung mata niya nag-gumanon siya, parang, oh my God, she was really that mad. But it was my fault. And I did apologize to her. And I think she had every right talaga to get mad at me. Okay. Nandun din sa listahan si Maribel and Carlo. Kamusta na kayo ngayon? Unahin mo muna si Carlo. Naks. Hanggang ngayon ba may away pa rin o may alitan pa rin ang nangyayari? Naka-move on ka na ba, Carlo? Of course, yeah. That was over and done with. At the heat of the moment yun eh. I mean, yung mga sinabi ko naman sa kanya, ang dami rin nag-react na parang papatulan ko pa. I did it with all due respect talaga. As in talagang tita pa nga yung tawag ko sa kanya. Siguro na masyado lang siyang intense noon na talagang she wanted out of there. Kaya talagang nagsagutan kami.
So, Carlo, thank you for the clarification. Yes. Kasi kung hindi natin naungkat yan dito, maiisip ko na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakamove on. Alam nyo, hindi lang kay Carlo nagkaroon ng alitan si Maribel sa isla. Meron kaming mga nahuling eksena kung saan si Maribel hindi nagpaawat. Siya nga ang pasaway na nanay. Panuorin natin to. Wala siyang pakialam. Masaktan man ng kanyang mabangis na bibig ang mga taong nasa paligid. It's tribal shuffle time. I don't wanna be here at all. I don't wanna be here in Survivor at all. Give me a break. Top 4. Cancer ang nanay niya, hindi raw mapagamot. He's just breaking barely. On the other hand, problema ko ba yun? Problema ko ba yun kung wala kayong mga karir at kailangan nyo to para mabuhay ang karir nyo? Ako nga, tanda-tanda ako na eh. Hanggang ngayon may pelikula ako. Hanggang dumabiyahe ako abroad sa mga indie film ko. Nagkaka-award ako. Walang pag-aalinlangan si Maribel. Dahil sa kanyang kakaibang diskarte, mas dalong tumindi ang pagkamuhi ng mga kalaban. Ang kanyang immunity bracelet itinago sa lugar na walang makakaalam. Pasok yan sa top 3. De. Vote out niyo ako. De. Sorry. Top 2. Para sa kanya, walang atrasan sa sindakan. Mario Isabel Lopez po, no? Huwag niyo akong tarayan. Sige, tarayan niyo ako dito sa larong to. Stella Marquez Araneta nga, hindi ako maapak-apakan. Kayo pa. Hindi siya nagpasindak sa kampo ng kalaban. Sa halip, mas dalong sinira ang bait ng ilan. Kinukuha ko lang naman what is rightful in my head. Alam niyo naman, nagpapavote out ako, di ba? No. Binigay ko na sa anak ko yung aking inuwi. Nung umpisa pa lang dito, that's not your plan. Pag sila yung magta-tribal council, bibigay mo sa kanya. Pag tayo, paghingi mo. At ang top 1 sa kanyang agaw eksena moments sa larong Survivor. Kasi, mahalagang sandata ang talas ng isip at tibay ng loob laban sa mga umaataking kaaway. I know na pwede niyo ako imaltrato, pwede niyo akong tarayan gaya ng ginagawa nitong babaeng ko. Isa akong sakit sa tribo. Isang sakit sa society. Maribel, sorry, pero tinawag ka ng maraming mga pangalan. Nandiyan ang nanay na pasaway, cancer, salot. Para sa'yo, anong naging paborito mong title sa isla? Eh di syempre, yung cancer. Kasi, pinag-usapan, sabihin na natin negative. Ako kasi, ang ugali ko, I always use negative things to my advantage. Negatibo man na tawagin akong cancer, at least pinag-usapan, nagmarka, tumatak, and I look at the positive side na naging newsworthy. Sana lang makita nyo na it's not an effort na maging mayabang ako, na maging ano. I just wanna make it fun. You did make it fun. Well, it was fun for the staff, the audience, but it was terrible for the castaways. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa laro ng Survivor, will you grab the opportunity? Subject to my terms and conditions, not that I want to or I need to, but because the network needs me for the ratings. Second, I will make sure na sa first week pa lang, merge na kagad. Kung sa season 4. Para first week pa lang, merge na. Andali. Baka 3 weeks lang ang season 5. Kung sa season 4, di ba? Sa first week pa lang eh. May apat na nag-quit. I will make sure sa season 5, lahat mag-quit. First week pa lang, merge! Ikaw ang susunod. Maraming salamat, Maribel. Mula sa awayan, mapunta naman tayo sa usapang pag-ibig. Ano kaya masasabi ng ilang castaways na nasangkot sa intrigang may kinalaman sa love life nila sa isla? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng ating reunion special. At saka alam nyo naman ang kinitibok ng puso ko, di ba? Ito lang talaga eh. Oh. Yes. Ang layo pa nga ng Halloween. Kung bakit hindi ka nakapasa sa top 10. Well, the feeling is mutual. Of course, it's a tie. It's a tie.